See, and this is my story. My trademark is my tongue. Bata pa lang ako, lagi ko na siyang nilalabas. I met my parents when I was 2 months old. That was April 2017. The same time when I met Shane, my hubby. Sabay kami lumaki at mag-long hair. Wow! I feel lazy most of the time. And just lie down and stick my tongue out. Kit ba ako? I am very clingy too. Gusto ko, lagi ako karga at nakadikit lang kala mama and dad. I also love to go out and travel with my family. Madalas na din pala ako kalpo. Mahirap kasi maintain ang long hair eh. Favorite position ko sa lap ni daddy. Lalo na pag drive siya. I also remember the travel I had with my boyfriend Shane. We were dressed nice and even had our underwear. Wow. We went swimming with mom and dad. Ayaw ko sana kasi na-feel ko na malamig yung water. Pero, may choice ba ako? Nalublob na lang ako eh. Oh no. So, swim na lang. Enjoy, enjoy. Bonk. We also have our private time ni Happy. Lalo na pag nasolo namin ang bed. Yung wala si mommy, ang daddy, at mga anak namin. Oo nga pala, anak namin si Chuna and Choney. Ganyan kami lalo na nung nag-ECQ. Dito lang kasi kami madalas sa bahay. Yan, harutan, gagatan, ikot-ikot, titigil, nagtitinginan. Nikindutan ako madalas eh. Oh no! Ang sarap lang balikan ng mga kilig days namin ni Shane. Yung tabi kami sa car, sa upuan man, o dun sa favorite spot niya sa baba, sa may mat. Yung pagpunta namin sa mall, pati sa vet. Pati yung grocery days. Tapos, by the end of the day, magkadal lang kami sa bed. Usap-usap about nangyari. I miss those days. Madami kami me time nun kasi wala pang mga kids. May mga times din na naiisip ko yung me time naman namin ni daddy. Same with bonding moments with my cousins. I also look out for Chuna's kids. Minsan feeling ko, ako yung mami nila. Diba? Mukha naman ako yung mami nila eh. Tignan mo pa lang yung spots. Ayoko yung may lumalapit. Pag kinuha nila daddy, bigla akong nagpapanik. Basta, ako taga Bantay. Ginagawa mo! Napupuyat na nga ako madalas eh. Ang hirap. Nakikibanding din ako minsan sa family. Merong tahimik na bonding lang. Yan. Kami ni Choney. Nalalaro ko yung toys niya. Meron ding haplos hawak tenga pitikan. Kami naman ni Chuna yun. Tapos taguan unan. Pag napagod kami, relax muna para mag-ipon ulit ng energy.
Bonk. Then, kapag madami na ulit energy, alam nyo na, maglalaro ulit kami. Chuchu na ang favorite playmate ko. I also play karate dog. Pero nang minsan na nasobrahan, ito nangyari sa akin. I was injured and madami blood. Ouchie. So I just want to be with that and just stay there. Din ako mood swings paminsan. Alam mo yung gusto ko karga lang ako. Ayaw ko pa magpababa. Kahit anong lambing, anong pilit, anong uto sa akin. No. Karga lang. Hindi ka naman bababay eh. Ay, kawawa. Gusto ko salap lang ako. Kahit anong pilit, ayaw ko talaga. Ayaw. Gusto ko sa tapat lang ng fan. Relax-relax lang. Pahangin. We also have our food trip session dito sa bahay. Madalas nabubuli si Chain kapag food trip kami. Kasi lagi siya atat. Lagi siya nauuna. Kaya madalas, siya yung hinuhuli. Waiting din ako madalas matawag name ko. Siyempre, di naman ako papauli, diba? Hindi na pick ups, naka? Siya din. Siya din, tatignan mo ko siya. Isa din. Tuna na. There was this incident lately. Nagpanik talaga ako. Diba lagi ko binabantay ang kids ni Tuna? Eh, biglang nawala si Chelly. Kinuha pala ni Daddy. Tapos hindi ko makita. Ayun, nilagay niya pala sa taas, malapit sa stove. I was really worried. Kasi baka mahulog siya eh. Hindi ko talaga alam anong gagawin ko. Siyempre, mga panda kami. Hindi namin makita kung nasan siya. Eh, sabi na sabi sila, Mami, nandun daw. Dumating si Chain. Tapos dumating na yung nanay. Ayan, si Tuna. Confused din siya kasi wala siya idea kung ano nangyari. Ako lang kasi naka-witness nung pagkuha. Hanggang sa ayon, nakita din niya. Pero di namin nabot eh. I tried and tried to reach her. Pero di ko talaga kaya. Inis pa ako kay Tuna kasi mukhang okay lang sa kanya. Nani? Omae wa mou shindeiru. Ayun, nakatikim tuloy siya sa akin. Inis ako eh. Talagang nagalit ako. Invite pa ako awate ni Chain. But my emotions took over me. Sinubukan pa din namin ulit na abutin. Trinay din naman niya. Nag-effort naman ng konti. Sinubukan ko pa din naman na sabihin sa kanya. Pero ayaw eh. Pero wala eh. Inis talaga ako. Ewan, bad trip ako. Pero bakit ba ako yung mamamroblema? Hanggang sa wala. We gave up. Bigla ko tuloy na alala when I gave birth and had my own kids. That was March 2018. I was really overprotective and lagi sila nililinisan. 7 silang lahat. Ang dami, no? Yes, kinaya ko yun. Ako pa ba? Shino was the oldest and Chody was the eldest boy then. Ayan siya, si Chuna sa gitna. Si Chony, yung loner dun, sa upper right. Lumaki naman silang mga cute at malilikot. Imagine 7 kids? Kagay talaga ako noon, gosh. Yung 5 na mga kapatid nila, nakikita pa din nila minsan. Kasi mga friends din nila, mom and dad. Ang mga naging foreparents nila. So tama na ang pag-reminis and I will wake up from this dream. Ang important now,
Nakakapag-party na ako lagi. Buhay dalaga na ulit. Medyo nahihirapan lang ako ibalik yung figure ko. Lalo na ngayon nag-ECQ. Dumami na kasi bilbil ko. Oh no! Paano ko ibabalik yung malintong ko nito? Anyways, thank you for listening. Ciao!